Ayan guys, so sa second time ko dito sa BYD or Build Your Dreams, and this one is the Atto 3. And kung di ako nagkakamali, Mac, bago to, di ba? Yes po, this is newly launched, neto lang November. November. Kaya pala, selling like hotcakes itong Atto 3. Kasi, I believe, kung may konti ka pang budget from 1.398 na Dolphin, this one is how much? This premium model natin is 1,798,000. Pero, there are two variants. Yes, correct. How much is the other one? So, ang isang variant natin is 1,598. 1,598 and then 1,798. So, 200,000. Difference ng Atto 3 sa Dynamic and this one is the Premium. Tama? Anong difference? Sa 200,000, anong makukuha ko? So, sa 200,000 natin na difference, sunroof. So, ang mags natin sa atin is 18, sa Dynamic is 17. Eh, iba rin yung itsura, di ba? Oo, iba rin. Tapos, camera 360. Ito, naka-camera 360. Then, parang Dolphin. Pero yung ating Dynamic, walang 360 camera. Walang camera 360. Okay. Then, meron tayong lane tracing alert and also ang ating adaptive cruise control. Oh, okay. So, yung bang Dynamic, walang cruise control? Meron siyang cruise control, pero... Pero hindi adaptive? Hindi adaptive. Okay, pero at least. Ay, wala cruise control yun? Meron din. Dolphin? Meron. Ay, sorry, meron. Hindi ko nakita. In fairness, kasi nga, dati, you have to shell out some bucks para magkaroon ka ng cruise control sa kotse. Actually, kahit sa big bikes, guys, di ba? Bihira ang may cruise control, lalo pag adaptive. But for 1.798, adaptive cruise control na ang nandito sa Atto 3 Premium. And this one, anong color to? Color red. Red. And there are other colors? Yes, we have gray, white, and blue. Gray, white, and blue. May black? Wala tayong black. Wala. Kahit dun sa Dynamic, wala. Wala po. A few inches later. So, sa camera 360 po, dito natin makikita kung tatama na ba or dun sa poste. Distance. Yeah. Ang galing. See, kahit di ka na tumingin sa side mirrors. Sa napakalinaw talaga ng camera niya, no? Camera. Galing. O, pati yung babaeng dumadaan, nakita natin. Hindi natin siya masasagasaan. Ang galing! Ayan. So, gaya niya, nakikita natin yung mga signs. Tapos, ito yung charger nga pala, guys. Yung sa wall mount. Ayan. Pero, ganun din ba yung charger na ibibigay nyo pang bahay o iba pa? Tama yan, kanyan din po. Okay. Oh, makikita natin likod. Para makita natin kung may babanggain ba tayo. Ang linaw, in fairness, ang linaw talaga. Ito mo, kita yung plate so, number. So, nakikita na kung medyo gano'ng kalayo ito. I believe mag-warning yan. Oh, yeah. See? So, see? Dito lumalapit kung gano'ng nakalapit. May notification siya. Galing, 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 galing. So, lumipat lang tayo, guys, kasi medyo maingay doon. And baka hindi nyo kami narinig na maayos. Pero ito yung harap ng BYD Atto 3. Ang ganda ng ilaw, oh. Diba? Ayan, ikutin lang natin. O nga pala, ito nga pala yung pinakaunang electric vehicle ng BYD. So just imagine, ang tagal na talaga nilang meron. And this one is around 2 million something pa. Yung mga panahon na medyo bihira pa ang meron, kaya medyo hindi pa ganun ka-affordable ang price. But now, it's very, very affordable. This one is the red and, wait, ayun. Ayun yung blue. Ang ganda, diba? Ang ganda ng pagka-blue niya. Premium din yun, ano? Yes. Tapos, kung mapapasin nyo, guys, may Meralco rito. Kasi, EV na ang gamit ng Meralco. Dolphin specifically. Matagal na sila naka-EV? Yes po, mga sila naka-EV. Oh, iba pa yung emblem nung Dolphin dun eh. So, going back to this, naka-360 cam. Guys, ito, pakita ko sa inyo. Yan, 360 cam. So, ito, umiilaw. Turn signals. Sequential din siya. Tapos, ito, meron din tayong welcome light dito. So, may ilaw din dito. Ah, yeah. Yung pag in-open mo, may ilaw dito? Yes. Okay. Can we do that? Sorry. Yes, okay lang, naka-on. Mamaya natin gawin yan. So, dito muna tayo.
BYD Design, and of course, nandito ang ating mahiwagang port. Patingin nga ulit. So, ganun din. Same-same lang same nung lang Dolphin. But, ang range nitong Ato 3i? Sa premium is 480 km. And the other one, the Dynamic? Is 410 km. 410. So, 70 km ang difference. Okay. So, yan. Pasok tayo sa loob para mapakita ko sa inyo. Ano naman tong category? Crossover? Yes, this considers crossover. Okay. Doon ka ulit sa kabilang side. Yan. So, binuksan natin. At medyo interesting ang itsura nitong Ato 3, guys. Ambient light color? Yes po. Can we change the color or it's ganyan lang? Nakapalitan. Ay, galing. Nakapalitan daw. Palitan natin. Uy, galing! Aso syalit. So, pwede yung iba-iba yan. And tingnan nyo guys, yung pag... Hindi ko ma-explain ang utak na nagde-design ng BYD, pero kakaiba. Tingnan nyo naman, no? Oh, speaker ba to? Yeah, speaker din. Tapos, it's this is how you open this, guys. Oo, oh, di ba? Aso syalit. Iba talaga. Parang ikaw lang merong ganito. Tapos, wait lang. Very interesting. So, ito, kakaiba. Meron ba? Kailangan malaman dito. O, wala naman. Wala naman mga, yan, design lang yan. Design lang naman po yan. Ang ganda. Tapos leather pa. O, leather, leather. Tapos, ito, nagtataka ko. Ano ba yan, gitara? So, marunong ako mag-gitara, ma'am. Hindi nga eh. Kaya nga eh. May tunog yan, Miss Nike. Kaya nga. So, ginawa talaga yan para kapag may mga malaking gadget or gamit na pwedeng isuksok, na-stretchable siya. Ay, oo nga. Kasi pag fixed siya, bod sa hindi, of course, na babago yung shape, pwedeng magasgas. Pero ito, baka paglaruan to ng bata. Speaker ba to? Yes po, speaker. Wow, dami namang speaker. So, dahil kaganda yung... Ay, ang ganda ng tunog. So, this one is yung aircon. Yes, yun yung ating aircon. Ang gara. So, plus... Ayun, sarado. Grabe naman. Parang nangangain yung kotse nyo. Medyo kakaiba. So, of course, we still have the display. Same lang nung size nung kanina. Yes, same lang sila ng size. Same na same, pati informations. Yes, pero dito, pagdating sa ating ADAS, mas madami siya. Kasi mas high-tech to. And of course, yung ambient light. Kasi wala ambient light kanina. Tama. Ano pa? Yun lang ba? Yeah, so may lane support system tayo na kapag nawawala sa lane. Sa lane, tumutunog. Tumutunog. Aha, pero, alam ko yan. Pwede ka rin niya ibalik. Seryoso? So, kaya kanyang kontrolin? Lane departure. So, so depende sa settings. Mm-hmm. So, pwedeng warning, pwedeng prevent, pwedeng totally off. Mm-hmm. Pwede ding sound, vibrate, or both. Nawala ka na sa linya, biglang tutunog, magbabibrate, ayan. Tapos ibabalik ka niya sa linya. Galing, no? May lane assist siya. What else? Meron din tayong traffic sign recognition na i-alert din tayo sa mga traffic sign natin. So, normally gumagana yan lalo kapag nakakonect to sa mapa natin. Okay. So, kung same as mirroring, kung mapa sa cellphone, goods yun. Mm-mm. Okay. Tapos may makikita siyang traffic sign, sasabihin niya rito kung ano yun? Opo, nakikita ka dito. Wow, yung display parang tutorial. Sasabihin niya sa'yo kung ano. Yan, para sa mga mahina, sa mga traffic sign, maganda pala sa inyo to. Bukod doon, wala na? Meron din tayong high beam assist na pag nakita ng unit na naka-high beam yung pasalubong nating kotse, from high beam tayo, mag-low beam tayo. Tayo ang nakakasilaw. Mag-a-adjust tayo. Yes, ganun ba? Tama. Uy, ang galing! So, kung nakalimutan mo naka-high beam ka, automatic, para sa safety ng kasalubong mo, mag-a-adjust tayo. But you can turn off those settings no, kung ayaw mo. Correct. Pero I think it's a good thing kasi hindi naman siya ganong makakagulo sa driving mo. Makaka-assist pa talaga siya. And sabi ko nga kanina, ito yung mga features na hindi mo akalang kailangan mo pero pag ginamit mo na, ayaw mo nang mawala. Yun ang ginagawa ng BYD. So what else? I'm sorry. Ay, nakakausap siya. Paano siya kausapin? So, pwede tayo... Pipindutin yan or pwede... Pwede rin tayo mag-hi BYD. So, please open the sunroof. Oh my God! Ang high-tech talaga.
Guys, yung Benz ko nakakausap, pero ang hirap kausapin. Tapos wala akong babuksang sunroof. Pero ito meron. Okay, pa-close mo nga. Please close the sunroof. Hi. So, kapag ganun tayo, at least give the system 1 second lang. Just to react, of course. Actually, kahit naman sa mga cellphone, di ba? Hindi naman basta-basta yan mabilis. Kahit nga si Alexa, you have to give time. May kaya pa ba siyang buksan bukod sa sunroof? So, try mo sa'yo, pag ikaw lang ang nag-utos, bintana mo lang. Kapag ako lang nag-utos, bintana ako lang. Ay! So, depende ko sa nakaupo? Mm-mm. Really? Ikaw nga? Sige. Hi, BYD. Please open window. So, yan. So, ako naman, ako na. Hi, BYD. Please open my window. Ay! Guys, look. Wala siyang ginamit ng my sa side niya, pero alam na yung side niya yung bubuksan. And then, I use the word my, pero, ayan, nagbukas pa rin, ang galing. Okay, hi BYD, please close the window. Ay, ang galing. So, ang galing. Meron din tayong, pwede mo sabay-sabay silang buksan, lagyan mo lang ng on. Sige nga. Ikaw, ma'am, ikaw naman. Hi BYD, please open all windows. Oh my God! Nangangain ang kotse. Okay. Hi, BYD! Please close all the windows. Ay, grabe. Alam mo ba, first time ko makasakay sa kotseng ganito ka. High-tech. Ano pa? Natutuwa ako. So, Miss Nike, kapag meron kang radio sana na gusto mong patugtugin or FM station na channel, okay, pwede mong isyong utusan. Ikaw na lang. Wala ako alam na channel. Hi, BYD. Please search 99.5 radio. Got it. Scanning radio stations. Oh my God. Ang social. So, hanapin niya yun. Depende sa ano. Sa radio. Sinabi mo. Mm-hmm. Oo. Hanggang ma-reach niya yung tama. Ang galing. Ang talino ng kotse. Nakakainis. Bukod sa pag-search. So, bukod din sa pag-search, pwede rin naman aircon. Pero syempre, pang tamad na talaga pag aircon pa siya. Sabi niya, lahat na lang inutos mo. Pero pwede ba natin utos yung pag-turn off ng mismong kotse? Ah, hindi. Oh, hindi na. Ah, I hindi think na. For safety reasons, hindi. Kasi baka mamaya, nag-aaway kayo ng shota mo. Maandar ka, papatay nung shota mo yung, ano, diba, yung makina. Ma-aksidente pa kayo. Very good. What else? Yun na yun. Yun na yun. In fairness, for 1.798. Wait, that is for the premium. Pero yung 1.598 na dynamic variant, may ganito rin, features. Ah, yeah, nakausap mo rin? Nakausap. Ah, yung social. So, wala lang talagang sunroof. Iba yung size ng gulong. Walang 360 cam. And 70 kilometer less yung dynamic, which is 1.598. Of course, nagaganon din yan. Nasi-switch. Landscape portrait. Ayan, nice. Ay, may tunog. So, tayo naka-landscape. At, ang gara ng design. Gusto kong kausapin yung nagde-design sa BYD ko. Ano yung mga inspiration niya. Look, oh. Oh, ha? Diba? Kakaiba. Tapos ito, oh. Diba? And, how about, uy, ba't siya umiilaw? Bigyan na lang ba ako? Hindi, dito. Ambient light. Okay. So, sabi mo, ito ay wireless charging. So, isa lang ang wireless charging natin. Oh, yes. Isa lang ang wireless. Any devices na mayroong wireless charging capability. Anyway, so, ano ba tawag dito? Ito na yung ating para sa transmissions natin. So, reverse neutral drive park. Oh, so, kapag i-drive natin, unlock lang sa gilid, then, pababa. So, pag i-reverse, pataas. So, sa gitna is neutral lang. Okay. Pero, pag sinwitch mo to drive, kailangan pang apakan, di ba? Yes, meron tayong ganda. Okay. Ito yung start button natin. Yes. Sa gitna. Ang ganda, oh. Ganda. Wait. Ayan, ang ganda nung button mismo. Ay, okay. So, meron tayong, ano mga buttons yan? Parking assistance, blind spot monitoring. So, ito yung auto hold na kapag in-open natin yan habang umaandag tayo. Parang na nag-handbrake. So, kailangan lang dyan, naka-seatbelt ka para mag-access. Wait. Let's put on the seatbelt. Wait, meron din ba itong ano?
notification na hindi tayo naka-seatbelt. Yes, siguro. Medyo okay, kulit. Sige. Talaga. So, pag-drive natin, so kapag na-open yung auto hold, normally sa isang car, pa nag-brake ka ng full stop, kailangan apakan mo talaga okay yung brake. Pero dito, pag nirelease mo, hindi na-under yung unit. Dahil? Naka-auto hold. Naka-on to. So, a-under lang unit kapag nag-accelerator tayo. Ay, ang galing. So, dahan-dahan lang din ang brake. So, okay na ito sa mga kalimutin. Di ba? Tsaka for safety talaga. Yes, oo. Safe kayo. Basta, so, pag mayroon color, ibig sabihin naka-on siya. Tama. Okay. Yes. What else? So, ito yung regenerative braking natin. So, dito mapansin kong standard and high din ulit. Same lang? Same lang sila. How about sa mode? Sa mode naman natin. Dalawa pa rin? Tatlo na to. Oh, anong dagdag? May eco, normal, and sports mode. So, kung eco, nakaka-save, normal, ano usually niyan? Sakto lang yung takbo? Yes, tama. So, tama yung mistake, nasa gitna lang tayo. So, yung normal mode lang talaga, hindi siya ganun katipid, hindi siya ganun kalakas kumonsume. Okay. Energy. Okay. And of course, the sport. Tama. Tapos, meron tayong defogger dito, mistake. Nice. And sa aircon natin, and auto climbing. Okay. Ito ay volume. Yes, a volume. Para din ba yan? Opo. On-off na rin yan, di ba? Yan, goods. Tapos, ito naman is electronic parking brake. So, wala na tayong handbrake, electronic parking brake na tayo. So, pag nag-stop tayo, yan ang ating pipindutin para tayo ay parang naka-handbrake? Yes, tama. So, tama. Taas na. Very good. What else? So, we have two bottle or cup holders dito. Nagkakaiba ba dyan? Wala naman. Wait! Hindi, meron. Kasi ito, mataas. Ito, mababa. Yes. So, ito. Na-adjustable! Ay, galing, di ba? Depende sa shape. Kasi minsan, maliit yung cups natin. Okay, and of course, pag umorder ka ng 20 ba yun? Starbucks! Okay. So, dito, medyo malalim, ah. Malalim. Okay. Yan. And what else? Ang ganda ng leather, oh. Hindi mo alam kung black siya or blue. Ang galing. Galing ng color. Ayan, oh. Ang ganda ng accent. Galing. Pero dun sa blue kanina, yung car na yun, ganito rin. Red accent. Then yung stitches. And of course, dito sa ilalim, meron naman patungan. And chargers. We have USB, USB Type-C, and a port for the memory card. And of course, the 12 watts. Ito, yan. 12 volts, 120 watts. And here, yan. Ang lalim din. Pihira yan, ah. Napansin ko kasi sa mga una ko napunta ang electric vehicle, wala nang ganito. I don't know kung pinapa-compact talaga nila yung kotse, kaya nawala. Ay, guys, pansinin ko lang. Para siyang metal brush or brush metal finish. Yun, para hindi rin siya gasgasin. Tapos dito sa part na to, yung leather. Galing. Tapos ito yung touch na lang siya. Ilaw yan? Yes, touch na lang siya. Ay! Hindi siya pinipindot. No. Ay, galing. Asa siya? So, lahat din is merong vanity na. Oo, dati. Dito lang. At may ilaw. Yeah, wait. Asa na yan? Yan, oh. May ilaw. Op! Pwede mo siyang i-off. Of course, pag nakabukas siya, automatic nag-off yung light. Pero pag sinarado mo, it's totally off. What else? Ano itong nasa gitna? Itong nasa gitna, ito yung pag-open natin ng ating sunroof manually. So, slide lang or pindot. Ay, hindi talaga siya pindot. So, pag in-slide mo siya, tuloy-tuloy siya. Okay. So, meron tayong cover mismo. Ito. Ah, so kung gusto mo, may cover yung sunroof mo. Mm-hmm. So, hindi siya ordinary mirrors. What do you mean by that? So, ano yung term mo? Electrochromic. So, hindi ka masisilaw kapag may naka-high beam sa likod mo. Ay, talaga? Paano nangyari yun? Napakamot ako nun. Kasi, usually, i-adjust mo na lang. Mm-hmm. Diba? Parang di tamaan yung nasa likod kung masyado siyang maliwanag or naka-bright or naka-high beam. Pero ito, bahala sa sarili niya. Tama? Tama. Ala ka na i-adjust. Ang galing naman. You know, pero malaki, in fairness. Same display, pati yung size, di ba? Mm-hmm. Pati dito, same lang, di ba? Yes, same lang. Pero dito, yung information, madadagdagan. Yes, sa ating mga tire display. So, dyan, makikita mo yung ating tire pressure monitoring system.
makikita mo kung ano yung malambot na side ng natin. Napakalaking tulong din talaga. Hindi yung baba ka pa, iikot ka pa. Totoo, tapos i-connecta mo pa dun sa gasoline station, diba? Ano nila, air supply nila. Para ma-check mo lang kung tama pa ba. O kaya pindot-pindot. Wala nang ganun. Wala na. Oo, siya na lahat. High-tech talaga. Yan. Maganda. Pakita ko sa inyo, guys, kung gano'ng kaluwag yung second seat. Yan. Oy, social. Ganun pa rin, oh. Ganda, di ba? Dito, leather. Yan. And meron tayong gitana. Di ba? Ang cute. Ay, ang ganda ng accent. Up. May pocket here. Uy, ang dami yung pocket. Tapos, same sa harap. Yung pag-adjust. So, dito may aircon tayo. May sarili. BYD design. And dito, dalawa. Yes, USB so. Type-C tsaka USB. Kasi doon sa Dolphin, isa lang, ano? Tapos may ilaw pa. Para kahit madilim, makikita mo kung saan isasasaka yung cable. So, tingnan nyo siya. O, diba? Height 5'7". O, diba? Hindi pa siya tumatama. Sobra pa. Sobra-sobra. So, kung mas matangkad pa sa kanya, very, very comfy pa rin ang pagkakaupo. And, meron ano yan? Okay, cup holders. So, meron 2 cup holders. And look at the accent, guys. Natataas ba ito? Yes, ma'am, natataas siya. So, ito. Mm-mm. So, depende sa uupo. Adjustable. Mm-mm. Tingnan nyo, guys, yung ano. Ang ganda nung pagkakadesign ng upuan. Ang ganda, oh. So, lipat tayo, guys, sa likod para makita nyo naman kung gano'ng karami ang pwede nyo ilagay ng gamit. Yan. Okay. Wow. Ang laki din. Oha. So, tapos, ito. Ay, natataas. Ang galing. Diba? May holder siyang sarili. So, dito, ito yung ating mga free na tools. So, ating early warning device. Tow hook natin. Tapos, ito, pantanggal ng takip sa mugs natin. Ito yung ating portable charger. Hmm, yung sinasabi mo. Sasasabulan siya directly sa 2020 Apple. Talaga? Ang galing, no? Parang yung mga kauna-unahang EV, hindi pwede yung ganun, di ba? Oo. Meron lang specific. And, ayan, no, may space pa rito, guys. May, kung may gusto kayo itayo, ayan, something. So, binibigyan din namin ng best reflector in case na magawa ng problema yung unit. For at safety. Ito yung ating sealant, tire sealant, and compressor natin. Wow! So, yung sarili lang compressor. So, wala na tong jack na papalitan mo pa mani-mani yung ating mga gulong, ating mga tires. So, just saksak mo lang ito pa ganyan. Then, dire-diretso na sa ating. Talaga? So, magkakahangin na, diretso seal. Yes, sinahalit oh, yun na yung galing, butas. Galing, galing, galing. Wala ka ng problema. Ito, ito yung tinatawag na vehicle to load na binibigay din namin. Ano yan? So, yung vehicle to load, in case ng wari, na brown out sa inyo or magka-camping kayo, pwede mo itong isaksak mismo sa unit. Okay. Yung unit yung parang magiging battery natin or power bank natin, pwede ka na magsaksak ng mga appliances, ventilador, ilaw, or gusto mo magluto pa. Pwede. Yun ay kung may charge to. Yes, kung diba? May charge natin yun. Kung naiwan mo may charge. So parang ito yung magiging cable mo para mag-power ka naman ng ibang device. Correct. Pero, yung bang Dolphin may ganyan? Yes, mistake meron. Ah, okay. So, lahat ba ng EV nyo meron? Yes po. Oh, nice! Diba, for emergency purposes, lalo kung nasa labas nga kayo, picnic or camping, very nice. At free yan, guys, free. Free. So, pa-open natin kay Mac yung ilaw. Ay, ang ganda, oh. Diba? Oh, ha? So, may pagka-premium siya na dating kasi pantay na pag-premium. Yes, oo. Oh, oh. Gusto ko rin yung fog light. Sige nga. Nasa ilalim pinaka-fog light. Nakabukas na. Yes! Galing! Oh, social in. Ay, ang ganda, oh. Ba talaga, BYD?
So, papakita rin ni Mac yung harap, of course. Ano makikita natin sa harap? Diba? Grabe yung ilaw. Kitang-kita mo. Diba? Yan. So, binuksan na ni Mac. Tingnan natin kung ano makita natin sa harap. Dahil ito ay walang makina. Uy, gali. Wala talagang tunog. Grabe. Ang tahimik, no? And ang linis ng pagkaka. So, fan na lang yung talagang tumutunog sa akin. And speaking of fan, ano-ano ba ang mga pinapalitan sa isang electric vehicle? Kumpara sa gasolina ng kotse na maraming parts or accessories na pinapalitan over time. So, over time talaga, wala tayong pinapalitan except lang, checking lang tayo ng brake fluid, pati ng coolant. Yun lang, wala tayong change oil. Check lang din tayo ng mga gulong. Check lang tayo ng ating brakes lang natin. Ah, okay. Pero ginagawa niya yan basta magpa-service. Yes. Lahat po. Yan. Oo. Yes po. Nasa checklist naman yun. Range ba? Or odo ang titignan bago ipa-service? Yes po. Meron tayong odo. Oh, so ang odo natin is first 5,000. Okay. And after po ng first 5,000 is once every year or every 20,000 kilometers. Whichever comes first. Magkani first 5,000, if I may ask? Sa first 5,000, it will just range around 2,000 pesos. Uy, yung mura! Approximate. Okay. So again guys, ito yung BYD Atto 3 or Build Your Dreams Atto 3. At papasok tayo for us to see yung isa pang naka-display na EV dito sa BYD.